Good afternoon, Sir Mike. Perfect, ilan po ba ang target mo na bulma? Dito sa melon, normally ang cultivated practice namin is a single fruit per plant. Isa lang. Isa lang. So lahat ng mga, well, initially nagpo-pollinate kami ng mga tatlo. And then from the tree, papalaki namin hanggang size ng itlog. Pag silaki na ng itlog, saka kami mamimili ng the best one. Isa lang. Kasi depende sa hunting. Anong itlog yun? Large ba? large. XL. Para makita namin kung buo na yung... So, from the 3 weeks, like one, saka zero. Saka magkakating, kakanta ko lang dati. Nagtatruning ko lang pala. Nagtatruning kami, to the record of nutrition, doon sa buo. Sa tuwing kailan mo ito na ginawa? Nung nagkaroon ka na single fruit, saka nagtatruning? There is a, again, we work by the numbers kasi. Lahat sa amin din numero. So, for example, ang pollination namin happens around 12 nodes. Pang 12 kasi at that age, medyo there's enough leaf power to support the growing fruit. For example, kung tinignan mo itong young plant namin, which is already 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pang 10 na. Pang 10. So, magkita kami ng 12. So pag 12 na yan, lalabas na yung female flower. So, kasi ang melon, katulad ng mga ampalaya, kalabasa, super big family, ano? Yeah. Separate ang female sa male flower. Okay, so ganun. So, lahat ng bulaklak sa baba niya, tinanggal namin. Tinatanggal namin yan. Kasi, again, it's a matter of what we call crop steering eh. We steer the plant to the direction we want. So, lahat ng reproductive parts niya, tinanggal muna namin kasi gusto namin muna siya magkaroon ng magkaroon. Disappear. Oo. Para meron siyang sapat na lakas na suportahan yung papalabasin namin bulaklak sa 12 nodes. So, ganun yung plano. So, paano pabilang? From the kutili doon. Ah, from kutili doon mismo? Kasi ang kutili doon ang hindi true leaf. So, yung first true leaf, from the first true leaf, doon kami nabibilang. 7, 8, 9, 10, 11, 13. 15 yun. So kaya sinabi ko, 12 to 15. Grabe po. Kasi ang napikita mo, yan ang pinakamataas sa lahat. Kasi yan ang napili namin putas out of the 3. Kung bibilangin nyo mo yung iba, minsan nakakapili kami sa 12 nodes, sa 13 nodes, sa 14 nodes. Yeah. Ang iba naman, napapanood ko sa yun nga, sa ibang video, no? Pinag-aralan ko na rin sa mga Japanese. Right. Technology, ikaw walo. Well, again, it depends on the variety. And it depends on the power of the plant to support the fruit. Ngayon, the reason why we do 12 nodes is because yun ang sabi ng breeder na kapwa kahapon. So, kanya-kanyang variety, kanya-kanyang cultivation practice. Ito, sabi ni Rice One. So, 12 to 14 din. 11 to 15, sabi niya. 11 to 15 would be. How about yung cucumber natin? Okay, ang pipino namin dito is a party. Ibig sabihin, kailangan ng pollination. It's a hybrid na lahat ng internode may bunga. May pinapower, pati yung pati. Tingnan niya natin ito, nakikita natin. So we have Japanese cucumber dito and then we have the mini cucumber. So ito yung mini? Ngayon itong Japanese. Ito yung Japanese. Nag-usap na kami ng agriculturist ko. Ngayon, since meron na siya, kita nyo, may bulaklak na. No? Bulaklak, may ano na. Puro female yan, puro female. Ang pangalawang nuts lang, sir, meron. Yeah. So ito kasi, it was subjected to cloudy weather, di ba? Ilang araw na, buwan ng bagyong papyan na maulan. So, nag-trigger sila na stress, nag-trigger yung early flowering. Kaya nag-usap kami kanina, we will probably remove this. Yan. We will remove the first fruit kasi masyado pang maliit ang ano, maybe up to third. Yan. We will remove this small flower so that all the energy will go up. So you see, this is, ito ang male flower. Mm-hmm.
male, ito female. Pero tinatanggal mo ngayon, sir, early. Early, oh, kasi na ano yan, na stress yan because of the ano, weather. Bakit nagka-flowering agad or fruiting agad itong Japanese cucumber natin during rainy days? Well, it's basically environmental stress. Eh. When you know, when your plants are subjected to stress, the survival instinct of the plant is to reproduce. Halimbawa, yung mga lettuce ninyo, nagbo-bolting. Pag madilim, masyado mainit, tumatangkad, nagkakaroon ng tangkay. It's a response to the environment. That is a survival response. Kumbaga kung saan sila magbubulaklak at magbubuto. Mm-hmm. Same thing with all crops, no? Pag nai-stress yung mga yan, sometimes it triggers early flowering. Ito, tinanggal ko na, kaya wala yan. So ngayon, since gumaganda na yung panahon, we were able to, you know, switch it to back to leaf expansion, naging vegetative ulit. We feel that itong mga naunang bulaklak ay hindi kayang suportahan pa ng alaman. Mm-hmm. Kaya ang gagawin namin, the first three nodes siguro, papatanggal ko lahat mamaya yung mga... First three nodes, tanggal. Ika-apat, saka magtutuloy ng bunga. Saka magtutuloy kasi nagli-leaf expansion na siya. 1, 2, 3, 4. So from here, going up. Patutuloyin ko na. May top pruning ka rin dito? Wala. Wala? Wala. You let it go. Kaya naka-trellis siya na ganito eh. Mm-hmm. We don't do single, for cucumber. Uh-huh. You let it branch out. Bahala na siya kung gano'ng karaming branches at prutas ang bunga niya. Yung regarding dun, sir, sa talong mo, yung sa Sharapova, ilang, sa isang puno, ilan ang bunga? I think we did about 15, kaya. Ang dami pala? Marami, oo. Depende sa pruning, kasi nang una, nag-pruning din kami. Eh. Ibig sabihin, we only maintain 2 stems. Nag-ano ka, nagpasanga? Oo, nagpasanga ng dalawa. From the sanga ng dalawa, pinasanga namin yung sa taas na apat. And then from there, we let it go. Pero yung unang bulaklak, you cut it, di ba? Sabi the mo? The kingflower we cut. Pang ilang tanggal ka ng bulaklak doon? Kingflower nga lang. Kingflower lang tanggalin namin and then pinatuloy na lahat. Pinatuloy na lahat. How about yung addressing din ng yung Nutrien Solution, same lang ba sa Milon? No, different crops, they have different EC requirements or nutrient requirements. Ano yung requirements mo sa EC sa Sharapova? We adjust depending on the growth of the crop. Ano? Ito yung sinasabi ko, there's no correct EC. There's no best EC for the crop. The EC depends on how the crop grow and how you respond to their needs. For example, tulad ngayon, magbababa kami ng EC, for example, because we feel that it's already overgrown. Mm-hmm. So from, let's say, EC 9, we're gradually reducing it for the melon, no, to 1.7. Tomorrow, it's gonna be 1.6. But some other people would say, hanggang 2.2, hanggang 2.5, no? Pwede ang melon. Yeah, on certain instances, kung pwede. Depende sa growth rate. Mm-hmm. Sa pepper and eggplant, we started actually with EC2, for example. And then from 2EC, when it was expanding na, when it's flowering, we switch it to the flower formula, the bloom formula. Mm-hmm. We switch it. And from there, we maintain about 2.1, 2.2EC. And then we observe the drain. Kasi again, ang reading namin, batch sa drain eh. Mm-hmm. Kung nakita namin na hindi masyadong mataas yung EC, and then ang top ng leaf expansion, ang fruit growing properly, we don't have to adjust anything. Mm-hmm. We maintain it there. Pero kung nakita namin naninilaw, tulad nyo yun, nakita namin naninilaw yung snack cucumber, halimbawa, sa taas, we feel that it's lacking a bit of N. So we added calcium nitrate, for example. In-adjust namin yung calcium nitrate namin ngayon para we observe in a couple of days kung magbabago ang implant. So ito yun, computed din yung irrigation nito, sir? Lahat yan calibrated. We calibrate it para sigurado kami. Pwede ba ito hugutin? Pwede naman, o. So that's an arrow drip head, no? Pressure compensating yan. Tumutulo siya ngayon. Ayan. So that rate is about, ang flow rate yan, mga 40 ml per minute yan. Yung ganyang flow rate. So ilang minuto magtatakot? I think this one is running at 2 minutes now. So 80 ml times 2 kasi dalawang drip line yan. So 160 ml per pot. 160. Tapos susukatin ulit yung drain ito. Susukat namin ang drain yan maybe 3 times a day just to monitor the rate of feeding ng halaman. Mm-hmm. Rate of feeding. Oo. Paano niyo masasabi na kumakain pa, marami pa siyang intake? Pag bumababa ang EC.
If you're feeding 1.9 talaga, kung pinipid mo siya ng 1.9, magiging 1.0 na lang doon. Oo. So kinain niya yung 9. Not well, it's a bit complicated that. It has to be on the interpretation ng grower, no? Kung tingin niya na ganun ang nangyari o hindi. But that's an indication that if the ET goes down, then it must have been assimilated or ginamit ang halaman, or it must have been lost in the drain or evaporated, for example, because of evapotranspiration. Maraming possibly mangyari. But that is an indication na, okay, let's say in the morning, nagpakain ka ng 1.9, early morning reading namin naging 1.8, tapos noon time naging, halimbawa ay pag noon time naging 1.7, so kumakain. Tapos pagdating ng hapon, naging 2.3. Ibig sabihin, hindi siya active sa hapon. Okay. So then we know that it's feeding in the morning. Mm-hmm. Kaya ang strategy namin sa irrigation, sometimes, yung amount of feed namin, ginagawa namin sa early morning. For example, dito sa Melon, nung una, every 30 minutes to 1 hour kami nagpipid. But then, na-observe namin, ang kanyang activity happens, yung talagang pinaka-active time niya in creating food for the plant, o yung photosynthesis, no? It's around 7:30 to about 10 o'clock. Doon, open na open, siguro yung mga stomata, ang lakas siyang kumain. Nakita namin, nag-feed kami ng 1.9, naging 0.7 agad ng 8:30, halimbawa. Tapos pagdating ng 10, biglang tumaas na ulit. So that means the crop was actively feeding at that time. Kaya ngayon, ang ginagawa namin, and then we measure the drain. Sinasabi ko sa inyo, halimbawa, kung nag-feed kami ng 1 liter, tingnan namin ilan yung lumabas. Okay. So, pag lumabas ay halimbawa ay 300 ml, so that means 30% yung drain. Drain. So, 30% drain, ibig sabihin nun, for melon, it's a bit too high. Mm-hmm. For pepper and eggplant, okay lang sa amin ang 30%. Pero pag melon, we wanted to maintain a little bit drier soil, about 10 to 20%. Kasi more than that, baka mamaya we're oversaturating. Ano, pag oversaturating naman, tulad sa hydroponics, nanudunod ang ugat, halimbawa, no, sa mga lettuce ninyo, hindi makahinga, ma-slow down ang growth also. Mm-hmm. So, ganun, ano-ano. And then we, kasi ano to, check ito eh. Mm-hmm. I have to show you, ito yung, I'll show it to you. Kasi ano ka dito? Yan, ito ba, diba? So, for example, dito, I feel na hindi pa masyadong kalakas, talang natatanggal yan. Diba? Parang ang sarap-sarap magtanggal yan, sir, ha? Oo. I'll remove that so that you get more power doon. And then dito kasi, ito yung check namin, no? So here kasi, you will see, meron kami sample pack. Ito yung isa sa pangat ng isa. Baliktad mo yan. Baliktad. Kasi hindi yan, baliktad. Yan, okay. Yeah. So ito, as you can see, we monitor the moisture. Okay. Ugat palabas pa lang eh. So hindi pa ganun ka-establish yung ugat niya. Let me see if I can twist this. Sige. Wala pa, hindi wala pa siya lumabas eh. So you see, if this is the case, okay, that means our feeding must be too wet. Kasi pag pinin mo dito, basa. Basa. Pag pinin mo dito, medyo basa pa rin. So, ang unang goal namin is to direct the root to grow down. So sometimes pinapatuyo namin sa taas para ang ugat bumabag. Kasi ang ugat bababa yan kung nasa ng moisture. Correct. So para ma-establish namin bottom, matibay ang anchorage ng halaman at the same time mag-spread din din. So yan, ito siguro kasi like I said, it was subjected to rainy season. Mm-hmm. Kaya siguro ganyan yan. At hindi pa lumabas yung ugat. Hindi pa siya kumalat basically. Okay? Okay, balik natin. Pakita ko sa yung older crop para makita niyo yung difference. Okay. So may observation ano ka pala dito? Oo, may sample pot kami ganyan. Ito yung hindi kasi ginagawa ng ibang grower dito. So tayo sa kabilang crop. Para makita niyo yung difference. Okay. So ito, matured crop, diba? Matured na ito, sir. Kaka-inigate na. Hangat natin. Tanggalin mo muna yung drippers. Okay. So here you can tell na the roots are very active kasi matanda na yan. May bunga na. Oo. Ayan, lumalaki na siyang bunga. Lumalaki na. So here, we observe the root if it's
growing well, if it's healthy or not. Mm-hmm. Kasi you have plenty of white root hair. Ito mga dito, ano? Mm-hmm. Yan yung mga active na sumisipsip ng pataba. Pero makita mo dito sa harapan, since it's already a mature crop, nagbabrown na siya. Mm-hmm. So, ibig sabihin, matanda na yung ugat na yun. Nandito sa lahat, sa baba yung mga, ano, mga active na ugat. Yan. Yeah. Oh. So, yan. Nakikita mo. Mm-hmm. Malaki na to. Ayan. So, nandyan. So, ito yung mga importanteng ugat. And okay. If you can feel it, mas dry dito sa taas. Nga, no? Dito medyo basa dry lang. Na rin. Pero wala kang mapipiga. Wala kang mapipiga. Mm-hmm. So, we don't want to overwater it. Doon meron eh. Oo, doon meron kasi bata pa yun eh. Wala pa masyadong ano. So, ganyan ang pagmamonitor namin. And then at the same time, it's still white here. Mm-hmm. So, we're still okay. That means we don't have any root disease. So, and then we have, from this pollination, we have 30 more days to go. Isang buwan pa bago i-harvest. Mm-hmm. So, that tells us, okay, we still have an active root system. It can still support the growth of the plant. So, paano ka naman, sir, ng pH nito? PH. Yes. So ngayon dito, ano na siya? Fruiting na siya. Oo. Paano yung pH mo po nito? Well, we adjust the pH sa tank. Kasi generally, Stop it. In general, we maintain, kasi ganito yan eh. Mm-hmm. Kailangan maintindihan nila, no? Mm-hmm. Dalawang klase yung measurement namin. Yes. One is the nutrient pH. Mm-hmm. The other one is the target pH. Ang nutrient pH, ito yung pH na hinahalo mo doon sa tank. Yes. Let's say if you want 5.8. Okay? Mm-hmm. Ang target pH is the pH we wanted to have in the root zone. Mm-hmm. Doon mismo sa kaninang ugat na nakita nyo. Yes. Anong pH doon? Kasi yun ang importante eh. Mm-hmm. Okay, kung ano yung pinit mo pH doon, nagbabago yun eh. Mm-hmm. Pagdating dito sa ugat. Yes. Because of the yun, interaction ng root sa nutrient. No? Sa pH nila. So, and then we can measure drain is the representation of it. Okay. But ang talagang measurement dapat sa root zone mismo, pipigay mo yung sa root zone. But drain can be a representation. Paano mo yun, sir? Hindi ma-damage yung roots. Hindi, kaya nga, hindi natin ginagawa yung destructive sampling. Kaya ano tayo? Dito tayo. So, again, yan. Yan, may dala kayong sariling pH meter. Sige, explain ko later, ha? Pagkuha mo ng... Anong pH na kukuha mo? 4.8. Hindi, 4. 4.8. Napaka, Acidic na tayo. Okay. That is based on your equipment. Yes. Okay. So, kasi ito yung importante yung malaman ng mga kakatanim, ano? Yes. Mga katanim natin. Every tools na ginagamit nyo, especially for pH and EC meter, yes, needs to be regularly calibrated. Calibrated. Correct. Okay. Kami, bumibili kami ng boteng-boteng calibrated. Mm-hmm. And at the same time, yung ginagamit namin pH EC meter, meron kami tinatawag na stock solution o storage solution. Yes. Storage right. Solution para hindi matuyuan yung sensor. Yes. Ano? May ganun yun. Yun, dapat meron ka nun para hindi matuyuan. So now you're reading 4.8. Ngayon, tutukatin namin may ating tankay kung anong reading yes. Para makita natin yung difference. Right. Kasi yung reading namin kanina dito, based on our equipment, is 6. 6.0. And we do our regular calibration. Mm-hmm. So yun yung ano ha, kailangan yes. Po laging calibrated. Calibrated yung ating... Kasi ganito po mangyayari. May nangyari sa amin yan. Mm-hmm. Yung una naming pH EC meter, maganda pa yun. Naka-suitcase pa. Mm-hmm. Hana. Mahal. Mm-hmm. Ang problema, hindi namin makalibrate kasi may problema na nga yung sensor. Ayaw na mag-calibrate. Mm-hmm. Kaya no, hindi naman sinabi sa amin kasi hindram lang namin. So, nung ginagamit namin, wow, ang pH nga is 6, 7, ganun. Ganda. Ganda, oh. Tapos, ang EC niya ay 2. Eh ngayon, nung dumating yung bagong equipment namin, bagong-bago, kinalibrate namin, nakalibrate, kinumpara namin. Ang layo na. Ang layo na ang diferensya. Yung 2 niya is actually 2.5, halimbawa. Ang layo nun. So, nasusunog. Kaya pala nasusunog, halimbawa. So, yung mga ganun eh, kailangan makita nila yung ganun. And then, mali rin ang EC ka. Magiging mali ang EC calibration yun. Oh, EC. Okay, easy tayo. EC is the basic measure. Hmm. Kasi from EC, kung convert mo na pa ng equipment dyan sa PPM, hindi ganun din. It should be high. Umakyat to kanina. 4.7 na ngayon. Nakailang ano ka tama, okay. More or less 4.5 yung kanina measurement namin. Hmm.
Okay. 4.7 ngayon. Okay. Nakailang ano ka na, di ba sir, sa dumi, ibababa mo. Yes, oo. Uh-huh. So, but then again, you're using your, no, we have to use our meter later para makita namin ang difference. Yeah, para. So, okay, 4.7 is too high. For any crop, even for tomato or pepper, it might cost burn. Yes. Ano, dito sa melon, it may cost burn too. So, we will know tomorrow kung burn. Kaya ngayon, ang intervention namin is, dahil bigla uminit ito kasi yung hindi na hindi na iba. Pag bigla uminit, tubig lahat ang sinisip-sip. Correct. Ng halaman, naiiwan yung alat, yung salt. Kaya tumataas ang concentration. Yes. Kaya ang solusyon doon, babaan mo yung isin mo sa tank. Ano? Kaya kanina binaba namin, tapos bababaan rin namin. Damihan ng tubig. Tapos dadagdagan mo ng tubig and then para ma-dilute yung ano, salt. Okay, but hindi mo kailangan i-flush. Hindi kami nag-flush. Okay, masya-shock. Magkakaroon ng easy shock ng ano pag nag-flushing kayo. Ano, magkakaroon ng imbalance. Ano, kasi parang lang bibuhusan ng tubig. Ano, masisira yung chemistry na mini-maintain nyo doon sa ano. Tapos pag magtataas uli kayo, mahihirapan kayo magtaas. Kasi kung inovasaturate mo ng ano, ang bilis ng growth nito, hindi nyo na makakatch up yung design EC nyo. Kasi daily kasi kami nag-a-adjust ng EC nito. So yung mga ganon. But at 4.5 we're a bit worried. Kaya ang ano dito is, kaya kanina alas 12:30 nandito. Kasi minumonitor ko bigla kasi uminit. I already anticipate what's gonna happen. So ganun yun. So kaya we have to intervene. Kasi pag pinabayaan mo to lang, halimbawa ang tao mo biglang nawala, walang bantay dalawang araw, biglang uminit, tapos ita-itare, let's say 1,000 o 2,000 square meter na military mo. Ay, grabe. Imagine mo yung losses mo. Baka mamaya lahat yan nasunog, di ba? Magkano investment mo? Laki-laki. Ay, grabe. So, magkano pala, siege pala ng melon, libo yan. Oh yeah. So but you see, at the moment, ngayon at this stage, we're already at 54 days from sowing. Mm-hmm. Ano, we already, the fruits are already coming out. Ano, nandiyan na. Ayan na siya. So, and then the leaves are without burn. Na-maintain namin from the moment dito sa taas at sa baba hanggang taas. Mm-hmm. Ano, without any burn. You probably will see it. So let's talk a little bit of lighting, but that's on the early stage eh. Na correct na yun eh. Tapos tumataas na. Ano, so then we're okay na. In fact, ang gagawin namin, tatanggalan na namin ng babandahon to to improve the ventilation. Okay. Maybe in the next few days. Ito sir, tutuloy pa to na maliit. So this one is ito yung mapipili namin kasi deformed, nakita niyo, yeah. Deformity. Meron din dito eh, nakita ko deformed dito. Yeah. So this is yung consequence of pollination. Oh, and at the same time, like I mentioned kanina, this is a trial part. Mm-hmm. This was kung makikita nyo ito, medyo na-infect ito ng virus. Mm-hmm. Yeah, nabanggit niya before. But we did not remove it because, again, it's a trial part. We wanted to see if we can still recover from it. May mga ganong klase. Ano? So, yeah. Okay naman itong iba. So, hopefully, and then you don't see any deficiency. In fact, it's a bit darker color na. Mm-hmm. Kaya we're lowering the EC na. Ano, we don't have any diseases naman. Walang peste. We are able to manage the pest. Ano, so that's a good sign. Yeah. But ngayon kasi tulad ako finishing na kami eh. Ito meron. Ano 'yan? Ano 'to? Ano ba 'yan? Ano ba? No, ano 'yan? Cocopeat. Oo, yung brown oh, cocopeat. So from the ano. So yeah. That's where we're at the moment. Ito waiting game na lang to. We're waiting for a month para magano. Ang ano na lang dito, ang goal is to make it sweeter. Yung gusto kong aralin talaga eh. Na hindi magkakarate ng fruits. Nagka-crack kasi karamihan eh. Yeah. Kaya it's important to ano manage your irrigation. It's all about irrigation management. Fruit cracking is because of the biglaang swelling, halimbawa, sa calcium, ano, imbalance sa nutrient, ano, and then yung walang control sa patubig, at saka yung sa, of course, yung shift in the, sudden shift in the imbalance. Mangyayari yun. Anong silbi ng payong na yan? Para umbrella dito sa bigan? Mahangin dito. We don't want any bruising. Gusto namin flawless. Flawless, kaya nililinis yan ang ano, iba eh. Pangalawa, kung may mga apit, halimbawa kung may mga insects sa taas, may mga droppings yun.
pag-drop. Yung mga itim-itim, yung mga sooty mold, for example. Ayaw namin mamansyahan. Maarte kami. Ano? But basically, we just wanted to see if we can, produce a, I would say, Japanese standard na Japanese version. Kaya nag-i-invest tayo sa ganyang mga cultural management. Ganyang quality lang. Ano? Oo. So, yung sinasabi mong pinupunasan, pupunasan din namin. Ihinutin mo rin pa. Ihinasin din namin. Yan. Pag nagkaroon na ng netting, then we will stimulate the skin to produce yung more netting. Yung makatanim yung netting na sinasabi, yung parang web is net. Oh, web. Oh. Web amid na sa melon, growing. Yeah. Ano. Correct, correct. Mabata pa to. So, hinintay pa namin. This is only 10 days after pollination. As you can see, malinis siya. Walang gasgas. Kasi kung wala ito, nagagasgas dito mga dahon. Pag nag-grab yan dyan, nagagasgas. So ito, okay naman, wala pang gasgas. Mukhang maganda. Sana, oo. Kasi okay naman ang pollination kasi wala namang flat area, uniform naman ang paglaki. So yung gano'n ang gusto natin i-target. Yung gano'n. Ito medyo, kasi dito makikita nyo yung pollination date namin. This was pollinated July 20. This one was pollinated July 24. Yan, may mga pollination date yan. July 20 din to. July 20 din. So, ayan ang tulad niya. Mano-mano niyo pa ito inaano. Oh, yeah. Oh. Okay naman. So, ito sinasabi ko. Pag nagasgasan. Yun, nagasgas. Yan. Kasi gumagasgas dito sa sanga. Kaya nilagyan namin ito. This happened early on nung mahangin. Okay. Yun ang inaiwasan natin kasi masisira na yung skin niya. Naiiwang ang gusto natin, yung talagang class A. Di ba yung wala talagang gasgas tulad ng sa ganyan. So, ganun yung mga ano, this is just a technique, ano? So, yeah. Ang ganda nito. Diba? So, yun, ito may konting gasgas isa, ano? But hopefully, hindi bilog na maganda. Ganun na tayong mauna-una dyan. Ito, malaki. Oo, yan, yan. Ito, laki na nito, oh. So, you see, this one. Ang ganda. Oo, yan, malaki na. So, maybe a couple more days. Yeah, I expect mga 10 more days, full size na siya. And then from the full size, mag-netting na yan in a couple of days. How many kilos ang target mo sila? 1.5 kilo lang. Uniformly, we can do 1.5. Okay na yun. And then you see, pinuputol namin itong dulo. Yeah, nakita ko sa video mo. Pinuputol namin yan para dito lahat ng concentrate. So you see, malinis naman daw. Kita mo, ang dahon namin malalapad na. Malapad, malaki. Oo, this is, ano na nga eh, over na. Buti yung, ano mo nga, yung old leaves mo hindi pa nag-yellowish eh. Oh yeah, so that's the importance of balancing. Ito yung medyo mahirap sa fruiting, no? Mag-dried agad yung baba, ang hirap na nun. Hindi natatamis. Wala na yun. Sa ganitong stage, pag na-stress ang halaman, medyo alanganin ka na. So dapat from this stage up to maturity, walang stress. Walang stress yung ano. Walang deficiency, walang imbalances. Then we're okay. Okay. And then pag nakikita namin glossy yan, ano, pati yung mga lumalabas na glossy, then we're doing okay. Ano, we're not overdoing it, we're not underdoing it. So we always read the crop based on the top and the uniformity of leaf expansion. And the uniformity of crop growth. And the uniformity of crop growth is based on the uniformity of your substrate also. Kasi pag mali ang timpla ng lupa mo, ng toilet mo, hindi yan, ano yan, hagdan-hantan yan. Kapit ka with sand. Yeah, we have that. That's basically what we do. This is buffered. We have a process to buffer it. And washing, we have a process of washing it para mawala yung excess salt. So, that one is another thing, no? It's another story. So, and then walang, as you can see, the internode expansion is uniform naman. Kumbaga, hindi siya na-stress. Wala siyang sign ng kahit papaano ay burning, necrosis. Okay siya. Bottom line is okay siya. Kasi nagsimula ito, medyo kung titignan nyo yung baba, medyo ano yan, sakitin nung baba, ayan no. May damage yung leaf kasi napabayaan sa nursery. Pero we are able to recover from that. Yeah. So, we have to intervene and recover. Kaya pinalipat ko to, 14 days lang, nandito na to. And this is only a 30-day-old crop. 30-day-old crop. Kumbaga sa ibang seedling yan, ang 30 days is only a seedling eh, di ba maligit? Tama. Yung sa kamatis mo. Bakit kaya ganon? May napanood din ng ganon. Mas pinapatagal nila ang seedling stage before transplanting. Yung iba, well, sa open field, ginagawa nila yun for para ma-harden. Hardening sa ulan, ano, sa ulan. Ang sa amin naman, dito sa, ano, sa greenhouse production, we don't need to subject it to that because we can control the, ano eh, the stress. We have more control on stress. Kaya sa, ito, 14 days lang, lipat pa kami. Okay, because yun pa nga, at 14 days, medyo weak pa yung ugat eh, yung system.
But since we don't create any stress in the, kasi naka-drink yan lahat. So walang water stress. Ano? And then protected naman. Walang insect, walang testing. So they are able to grow as much as they can. And then kumpleto naman yung pinapataba mo. They receive the full nutrition on a daily basis. So kumbaga ito yung bata na baby na pinapakain mo araw-araw ng vitamina, wala kasi mabilis lumaki. Samantalang yung bata na mga minsan na makakain, amlang, no? Oh, tapos amlang. Eh, malnourished, so gano'n ang nangyayari. Mm-hmm. Yun ang different. Kaya you are able to grow it uniformly. So again, 15 lads bago mag-protein ka. 12 kami mag-start, and then from there, mag-coordinate kami up to 15. Kung talagang, halimbawa, medyo mahina pa yung halaman, tingin namin na kailangan siguro mga 13 o 14 kami magpatuloy ng bunga, yun ang ipapatuloy ka. Oh. Depende sa health ng crop. Pero, again, sabi mo, kaya mo i-control yung ano, plant. Yeah, but why then can you do it on the 8th batch? Kung kaya mo naman i-control. Again, it's too early eh. Kumbaga parang 16-year-old yan o 15-year-old, binuntis na. Oo. Oh, diba? So yung paaga na naglande, diba? So ang bata, malnourished, pati yung nanay, ano ni malnourished din. So may tamang age. So you have to, yung tamang age na yun, napag-aralan na yun, nasa libro na yun. So that's what, in general. May pakain ka man o ano. Oo, eh, ganun pa rin. O ganun pa rin. O. May tamang age sila to, para patuloyin. Okay? Don't do it too early. Otherwise, kasi long-term vision mo eh. Mag-sacrifice mo yung further growth. Ano? And then like I said, ideally, ang leaf expansion na gusto namin, yung malalaki. Ganito, yan, malalaki. Yan, yung ganyan. No? Bago namin sana pabungahin, mga 25 to 30 centimeter ang leaf, ang diang, ano. Bago mo paano mo sinusukat? Ito? Tangkal lang. Tangkal lang. It's bigger than my hand, then okay. Oh, then okay. Oh, then we're okay. Kasi ito mag-expand pa to eh. Ito, ano nangyari dito? Naliit siya. Pero, virus yan. So, mapansin mo, dito siya na, ano, tinamaan ng virus dito. Pumulok dito. Oo. But then again, through intervention, we are able to recover it a bit. Oo, na-recover naman siya, oh. Oo. Yun nga lang, syempre, delay din yung maturity. Kasi ito ay na-pollinate din ng... Uy, wala ang label nito. Yeah, but more or less mga 23 days na. Or ganon. So kung mayroon talaga siya, na-apektuhan ng sakit talaga, madi-delay yung ano niya? Possibly madi-delay. Pwede rin madi-core, pwede rin lumiit. Ano, but again, this is a trial fund. We wanted to test everything to our knowledge. Kaya namin recover. Tulad nito, na-recover namin kasi lumaki sa taas eh. Ano, sometimes with growth regulators, with pero di ka pa nagpa-pruning dito. Because there's not enough power. Wala pa, hindi ko ganun. So I wanted to have it parang enough power muna bago kami mag-pruning. Ano, pag medyo tama one, na ano? Tinamaan din po ito siya. Yes, oo. Yeah, so we meron din yan. So may kita mo, 721. Napakaaga ng ano niya. Yes, pero ang liit-liit compared dun sa 720, yes. Ano, ang laki na. Oo, oh, tama. Oh. So again, it's all under observation. So we wanted to see how it went. And then we observed the variety kasi depende sa variety. Tulad dito, we know this has viruses, but hindi namin tinanggal. Titignan ko kung may infect. Oo! Oh, kumahawa. Kumahawa. Pero ang katabi niya, hindi naman nahawa, sir. Oh my, kasi na it's a nutrition nga eh. And then ito nga, gusto ko makita kung ano ang resistance niya. Okay, so it's a testing ground eh. Ano, para pag nagturo kami, tama 'yung tinuturo, hindi pambobola. So we wanted to correct all the ano, yung expectation, we managed the expectation of the people, especially the investor and the agripreneur. Hindi 'yung sinasabi mo na pinapalobong, oh, ganda 'yan, ganda 'yan. Ganyan ang kita diyan. No. We wanted to you to learn, you know, talagang all the troubleshooting that you need to do.